back. This is some Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon. Rabia Mateo, level up. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But bago po yan guys, gusto ko po munang kamustahin kayong lahat na sana lahat kayo ay okay sa araw na ito. At syempre, sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko at sa lahat ng mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Chika ni Mama Sam dahil ngayon ang Chika ni Mama Sam ay meron ng 515 subscribers. Ayun po yung ikalawa kong channel. Pero hindi po pa dyan ang pinag-uusapan to. It's about life. So yon, sa mga hindi pa po nakakabisita at nakakasubscribe, iniimbitahan ko kayo. Gusto ko po maglambing sa inyo. Tara na at bumisita na sa Chika ni Mama Sam. Ang link po niya makikita nyo sa description natin dyan sa baba. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Tara na at mag-subscribe na. And then, of course, mamayang gabi, samahan nyo po ako sa akin live dito sa pageant natin to. Dahil makakasama at makakachikahan ko dyan about update dito sa Miss Universe ay wala nang iba kundi si Miss Kuragang Karag. Yes, I'm so excited dyan mamaya kung ano ba yung mga opinion ni Kuragan dito sa mga nagdatingan dito sa Miss Universe. Kunin natin yan mamaya. Kaya guys, ano pang hinihintay ninyo? Tumuto kayo mamayang 8 PM dito sa pageant natin to. At saka, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng mga videos na nilalabas ni pageant natin to. So yon, kaninang umaga, ay nako, eto na, sumabog na nga sa social media kagabi pa lang yung mga nagdatingang mga kandidata dito sa Miss Universe dahil simula na nga ang competition ng Miss Universe. Finally, yung mga hinihintay natin na sobrang tagal, eto na! Diyos ko, excited ba kayo? Ako sobrang excited. Actually guys, may masama ang pakiramdam ko ngayon pero mukhang hindi, diba? Kasi naman, I'm ready for the Miss Universe. So yon, ito nga, nakakaloka. Ang tanong ko sa inyo, sino ang nanglamon at sino ang nilamon ng ibang kandidata dito sa nagdatingan kanina sa Miss Universe? Ito yung first batch na nagdatingan hanggang mamaya to. Kasi 2 days nga yung inaano nila yung pag-arrive ng mga kandidata. So kanina nakita na natin yung mga front runner, kung sino ba talaga yung stunning, kung sino ba talaga yung parang masasabi ko na wow, she will be the next Miss Universe. Yon, nakakaloka. So simulan muna natin sa mga chika. Siyempre, maagang dumating si Miss Thailand. Siya ang kauna-unahang kandidata na dumating dito sa Miss Universe. 9:19 AM nang dumating nga ito si Miss Thailand na si Amanda Obdam. O diba? So yon, pagdating ni Amanda Obdam, siyempre kasama niya yung mga alagad niya yung sumisigaw doon na parang Miss Thailand, ano, sumaymak, ibig sabihin ng gadaganda. Sila-sila din yon, hindi naman masyado pinagkaguluhan. Pero, stunning ang suot ni Miss Thailand. I love her dress. Kaya lang parang hindi lang nabigyan talaga na masyadong magandang moment ang pagpasok ni Miss Thailand dito sa Miss Universe. Dapat kasi medyo nagpahuli, mali din sa diskarte. Anyway, so yon, sinunda naman siya ng mga ilang kandidata katulad ni na Miss Myanmar na dumating na rin finally doon sa USA, sa Florida, kung saan si Miss Myanmar ay simpleng-simple lamang. Pero alam mo yon, yung dahil lahat tayo nangangamba kung ito ba'y makakapasok pa, makakasali pa ba dito sa Miss Universe. But this is it, di ba? Finally, nakarating na siya dito sa Miss Universe. At this is experience, hindi mababayaran niya ng kahit sino. Kaya guys, supportahan natin to si Miss Myanmar, di ba? Para sa magandang experience, lalo na may mga pinagdadaanan ngayon sa country nila. So, deserve ni Miss Myanmar na makarating dito at ma-voice out naman niya kung ano naman ang kanyang advocacy para sa kanyang bansa. And of course, pinagkaguluhan din si Miss Brazil na alam ko na ang ganda naman ni Miss Brazil, no? Na isa din sa mga frontrunner dito sa Miss Universe. So, expected na natin yan. Siyempre, kung sino yung mga frontrunner, yun yung inaabangan. Pero maaga pa lang, talaga medyo nagdatingan na yung mga ilang frontrunner, no? Katulad ni Miss Australia na wow, ang ganda-ganda at talagang ready-ready na dito sa competition ng Miss Universe. At syempre, nandun din si Miss Indonesia na medyo naloka lang ako sa outfit ni Indonesia. Hindi ko masyado type ang kanyang suot. But syempre, iba pa rin ang
ang iba pa rin ang ganapan niyan pagdating sa competition. So ready tayo dito kay Miss Indonesia. At syempre, love na love ko rin ang datingan ni Miss USA. Yes! Maraming nagtataka bakit ganun ang itsura ni Miss USA. Ang simple-simple lang, parang mamamalengke lang ang lola ninyo sa talipapa. Yun lang yung dating ng Miss USA dito sa competition na Miss Universe. Maraming nagtaas ng kilay. Ba't ganyan? Mukhang hindi man lang nag-high heels. Guys, ganito yon. Sabi ng gano'n, dapat alam mo kung kailan ka, paano ka mag-standing dito sa Miss Universe. Siyempre, lahat nakadamit na, lahat naka-aura. Diba? So, siya naman, for the chains naman, so, ginawa niya lang, sinimplehan niya lang. Pero kung sasabihin ninyo na kung ano ba naman yung si Miss USA, ba't ganyan lang ang itsura? Guys, nagkakamali kayo. Don't underestimate her. Kasi, iba yan kapag namulaga sa entablado ng Miss Universe. Baka magulat tayong lahat at mapanganganga ng bonggang-bongga dito kay Miss USA. Kaya ako, ang nakikita ko dito kay Miss USA, strategy niya yan. At take note, napansin ninyo, diba? At lahat kayo ay pinag-usapan ang kanyang eksena dito sa Miss Universe. It's a part of strategy. Alam naman natin si Miss USA na matalino, maganda, at alam natin kapag ito ay nagbihis na kabogera, di ba? So yon. So ako, wala akong nakikitang mali doon sa ginawa ni Miss USA. Kung doon siya komportable, go ahead. Sabi ng ganon, feel free, di ba? So yon. So ako nakikita ko okay lang. Pero naloka naman ako dito kay Miss Russia kasi iba yung ina-expect kong itsura ni Miss Russia. Tapos yung nakita ko, ay, ba't ganyan, di ba? Parang nakakaloka. Pero mas naloka naman ako dito kay Miss Italy na talaga naman, wow! Pasabog, ang ganda-gandan, ang bongga-bongga ng itsura. Pero isa pa sa mga napansin ko na sobrang simple lang ng dating pero ang ganda ng face, ito ay wala nang iba kundi si Miss Romania. Yes, Miss Romania. I love her. I love her face. Yung alam mo yung kahit hindi siya magdamit ng bonggang-bongga ay pasabog na ang itsura niya. So yon. So napansin ko rin ang Mexico na naloka ako ng bonggang-bongga kay Miss Mexico. Diyos ko, auntie na auntie talaga ang dating ng lola ninyo. Nakakaloka lang talaga yung itsura ni Miss Mexico. But I love her. She's my favorite candidate talaga dito sa Miss Universe. Pero syempre, tignan natin kung paano magta-transform to from Chahin to Lola. Ay, my gosh! So yon, so expected ko na isa sa mga mangangabog dito sa competition na to, ito si Miss Mexico. And then, of course, nakakaloka din ang itsura ni Miss Vietnam. Ay, nako, tumbling naman ako dito kay Miss Vietnam. Medyo na-shock lang ako kasi sobrang puti niya, no? Parang model lang ng glutathione. So yon, fit na fit siya para sa mga endorsement na ganon. Ang ganda ng pagkakutis, ang ganda ng kulay, ang puti-puti, at ex-senadora din ang lola ninyo. Kaya alam mo kasiyang Aegis, yung alam mo yung nakasomblerong ganon. Kala mo mag-perform at mag-e-split, parang mystical lang ang dating. At eto, Diyos ko, naloloka ako. So, sino ba yung mga nag-stunning para sa akin talaga na masasabi ko na ako, mukhang isa sa kanila ang mag-Miss Universe. Syempre, hindi magpapahuli dyan si Miss Curacao. Sabi ko sa inyo, ang ganda-ganda ng lola ninyo. I love her green dress. Very elegant ang dating sa akin. At kanyang face ay supposed to cater. I love her. So, yon. At syempre, isa din sa mga tumawag pansin sa akin, ang red na red ng suot. Ito ay wala nang iba kundi si Miss Jamaica. Si Miss Jamaica na ko, kamukhang kamukha ni Lila Lopes. At nako, feeling ko, isa din mga ngabog ito sa competition ng Miss Universe. At isa pa sa mga napansin ko na naloka din ako, itong kay Miss India. Parang talitalinuhan talaga ang lola ninyo na hindi magpapakabot sa competition. Kumbaga, parang para sa akin, isa na siyang cum laude, valedictorian ang dating sa akin. Pero napagkamalan siya si Miss Philippines, naloka ako. At medyo ayaw niyang pansinin kasi tinatawag na Pilipina, Pilipina. At hindi siya Miss Pilipina, Miss India na po siya. So yon, nako, mukhang si Miss India isa sa mga matitinding makakalaban dito sa competition. At syempre, dumating ang pinaka-reyna ng lahat. Ito nga ay nakakaloka kundi si Miss Peru. Iba talaga ang eksena ni Miss Peru nung dumating. Reyna-reyna yung dating niya. Yung nakita ko siya na parang wow, ang lakas ng laban nito ni Miss Peru, promise. Yung kumbaga parang siya yung masasabi ko na isa sa mga matitinig na makakalaban talaga dito sa competition ng Miss Universe. At syempre, nagpahuli. Alam mo yon, yung talagang grand entrance ang dating. Inabangan ng lahat ang nag-iisang
Miss Philippines na si Rabia Mateo. Wow! Level up! Rabia Mateo, she will be the next Miss Universe. Oh my gosh! Naloloka ako! Dito kay Rabia, sinupresa tayo lahat ni Rabia. But hindi niya rin tayo binigo sa unang araw ng pagpasok nila dito sa Miss Universe. Naloka talaga ako. Tulad nga ng sinabi ko, inaabangan ko talaga kung ano ang eksenang gagawin dito ni Rabia, kung anong ayos ang kanyang gagawin, kung ano ang itsura ni Rabia Mateo. Kasi sabi ko nga, first look is importante para sa akin. So, hindi ako binigo ni Rabia Mateo. I love you, anak. So, I'm so proud to Rabia Mateo. She's level up, bongga, pasabog, excellent, perfect. Lahat na nasa kanya. Oh my gosh, she will be the next Miss Universe. Sa mga basher, sa mga ayaw kay Rabia, ito ang mga nabasa ko sa kanilang page. Ang sabi nila, I'm so proud to Rabia Mateo. I'm so proud to be a Filipino. Oh my gosh, biglang bumaliktad yung mundo. Saka sa mga nagsasabi yan na nagtataas ng kilay, ako marami ako nakakausap na ganyan. Nako, hindi makakapasok yan si Rabia. Nako, si Rabia mukhang hindi makakalaban yan ng bonggang-bongga. Yes, this is the start of the competition at abangan mo kung ano pa mga pasabog ni Rabia Mateo. Tulad nga na sinabi ko, yung mahabang sinasabi mo lang yan, die! Tumataas lang ang kilay ko. And then, watch and learn. Diba? So, yon. So, don't judge the book but its cover. Tulad nga na sinabi ko, si Rabia Mateo, don't underestimate her kasi hindi mo naman siya kilala. Kasi si Rabia Mateo, ang babaeng palaban, sabi nga ganon, basta Ilongga, guwapa! Kaya gusto ko na rin maging Ilongga, o diba? So, yon, nakakaloka. Tumataas yung energy ko. Gusto kong sumabog, diba? Yon. Actually, kanina, yung nakita ko yung picture ni Rabia, medyo talaga masama yung pakiramdam ko. Nilalagnat ang lola ninyo. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari. Pero, eto nga, yung nakita ko si Rabia Mateo. Diyos ko, Lord, thank you, God. Grabe, perfect. Para sa akin, nako, stunning. At nakausap ko nga, syempre, yung ibang nandoon na nagko-cover. So, tinawagan ko kaninang umaga. Ang sabi nila sa akin, grabe, Sam. Ang ganda ni Rabia Mateo sa personal. Pag nakita mo siya, grabe. I think she will be the next Miss Universe. Ayun yung sinabi nila sa akin. O, diba? At hindi pa Pilipino yon. You can imagine. Para purihin ang kandidata natin at kapitbahay natin yung nagsabi sa atin. Diba? So, yon. So, nakakatuwa, nakakataba ng puso. Thank you so much, Mama J, sa ginagawa mong sakripisyo dito sa competition na Miss Universe. Alam ko na marami kayong natatanggap na kung ano-anong mga panlalait mula sa mga iba kapwa natin Pilipino, pero hindi kayo tumigil. At naniniwala ako na may patutunguhan itong si Rabia Mateo dito sa competition ng Miss Universe. Sabi ko nga, Rabia Mateo, level up. O kayo guys, ano guys ang nasabi ninyo sa mga ilang kandidata na nagdatingan dito ngayon sa Miss Universe? Ano guys ang mga napansin ninyo? Mga eksena, ano ba ang napunan ninyo sa mga ilang kandidata? Sino ba ang napisil mo? At sino ba mga kandidata ang nakita mong nag-stunning, nag-level up? At sino ba ang nilamod? At sino ba ang nanlamod? So please comment below para at least naman makita ko naman kung anong opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So, yon guys! Maraming salamat po sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, iniimbitahan ko po kayo. Please don't forget to click like and subscribe my channel. And of course, sa inyo lahat, maraming salamat po sa binibigay ninyong suporta dito sa Sam Brusa's Crown, doon po sa pageant natin to. Maraming salamat po guys. Sana po patuloy nyo po kami suportahan at lagi nyo pong abangan ang mga lalabas naming video. So, thank you. And then, of course, gusto ko rin pasalamatan ang aking best friend na si Rona LB, ang aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Gem na lagi din nanonood dito sa channel natin. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Sa aking mga angels, maraming salamat. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Mm-hmm.